12:53 ng madaling araw, Huwebes Santo. Umalis kami papuntang Dingalan. Dito ngayon naghintayin lang kami ng mga kasama ko para sabay-sabay kami umalis papuntang Dingalan. Dito nga pala kami dumaan sa may Bustos Bypass. Ito nga palang rutang binabaybay namin ay mula Bustos hanggang Dingalan. Kaya sundan nyo na lang mga par kung gusto nyo rin pumunta sa Dingalan. Dito nga inalubak ako at nahulog itong GoPro ko. Buti hindi nasira, kaya pinulot ko na lang tapos diretso biyahe na ulit. Dito nga sa San Miguel eh hinikipitan ko lang itong kiss cam ko kasi baka mahulog na naman itong GoPro ko. Dito nga sa Nueva Ecija ay nagkape lang kami saglit tapos umalis na rin kami. Tapos dito nga sa kanto ng Santa Rosa Market, napahiwalay na kami sa mga kasama namin. Kaya ang ginawa ko, dumiretso na lang ako kasi nag-shortcut pala sila. Total, tama naman itong dinadaanan ko, kaya dumiretso na ako. Ito nga palang daan na ito, papuntang Palayan City, Laur, hanggang Gabaldon. Dito, kung mahilig kang mag-banking-banking at racing-racing, tsak magugustuhan mo itong daan na to kasi ang ganda at ang luwag ng daan. Tapos may mga poste pa ng ilaw, marami rin kurbada. Basta ride safe lang tayo always mga par. Mula Gabaldon nga, siguro mga kulang isang oras na lang yung babiyahin mo tapos mararating mo na nga itong Dingalan. Kilometers, mahigit pa yun ha, kasi nahuli na ako ng pinto. 5:30 na. So, 5:30 na ng umaga. So medyo pasikat na yung araw. No? Kaya mamaya makikita na natin yung mga bulubundukin dito sa Dingalan Aurora. Kanina kasi puro nadadaanan namin, puro bundok, ilog, tulay, puro ganun, no? So hindi ganun kita kasi nga madilim. So mamaya makikita na natin yan. Dito nga ay ang ganda ng view sa gilid ng kalsada kaya napahinto talaga kami ni Mrs. para magpicture-picture.
dadaan ang mga riders na naghahanap din sila ng mga mapapasyalan. Tapos dumiretso na nga kami papunta sa spot na tinatawag nilang Batanes of the East. Talaga naman yung Batanes of the East kasi ang ganda ng dagat, ang ganda ng mga bundok, tapos may grotto pa ni Mama Mary. Guys, yung ano, pagkatapos nga ng mahabang biyahe ay nagutom kami kaya kumain na lang kami dito sa tabi ng kalsada. Life hack to mga par, life hack. Magbaon kayo kapag nagtatravel kayo. So na guys, nakita na namin kung nasan sila. Dito sila sa isang bahay. Kaninong bahay to? May boss na doon. Ah, boss. Asa boss. Ay, mga kasama natin natutulog sa tent. Ayan yung motor nila. Papahinga muna daw. Papahinga muna bago pumunta dun sa mamaya kami pupuntahan. Huwag pala dito sa loob, oh, parang rest house. Oh, guys, hindi nga, loob ng loob. Tapos puro ano siya. No? May pupuntahan sana kaming dagat, kaso hapon na kaya hindi na kami natuloy. Kaya dito na lang kami nagpunta sa Mitanawan Falls. Hindi na pala kami nag-helmet kasi malapit lang naman yung pupuntahan. Dito nga ay nagpa-register lang kami tapos nagbayad lang kami ng 20 pesos per head. Murang-mura, di ba? Yun lang at di namin inaasahan na mabato at matarik pala ang daan papuntang Tanawan Falls. Kaya naglakad na lang yung mga angkas namin kasi hirap na yung motor dahil sa daan. Kaya pa po! Kaya pa! Hay, tarik pa! Ay, naghihintay sila. Kaya pa today, ma'am. Ay, mga gamit. Pag uwi nga namin ay naghapunan na kami. Pero madalas pala ang blackout sa Dingalan. Pero gutom kami kaya kain pa rin.
Peter. Sakit ko yan ang dagat. Interview pa. Sa laki ah. Ilang kilo yan? Laki no. Dalawang kilo. Isa? Laki na mahigit to. Sino kung papasuso may malunggay? Kagabi iniinuman to, ngayon gagamitin sa ano? Tingnan mo yung tayo nila, ang dami. Magkano to? 15. Kaya na, kaya na. Dahil di natuloy yung pagdadagat namin kahapon, eh itinuloy na namin yun. Naghanap-hanap nga lang kami ng marerentahang murang cottage para makaligo kami sa dagat. Dito nga ay nagbayad lang kami ng 1,000 pesos sa isang cottage. Sarap talagang magbiyahe. Tsak, babalik ako dito sa Dingalan. Sana makapunta rin kayo. Salamat sa panonood.